Ang taong 2024 ay kumakatawan sa Wood Dragon, isang marangal at lubos na pinahahalagahan na simbolo sa kulturang Chino. Ang mga dragon ay nauugnay sa kapangyarihan, swerte, at tagumpay, na nagpapahiwatig na ang 2024 ay nakatakdang maging isang taon na puno ng potensyal at kasaganaan. Gayunpaman, ang pangkalahatang kapalaran ay hindi namamahagi ng pantay-pantay sa lahat ng mga signs ng zodiac. Tuklasin natin ang pinakaswerteng Chinese zodiac sign sa 2024. Ang nangunguna sa mga swerte ay ang baboy. Ang 12th sign sa Chinese zodiac cycle ay tatangkilikin ang napakalaking swerte sa bagong taon at isa sa mga pinakaswerteng Chinese zodiac sign sa 2024, kilala sa kanilang pagiging masipag at tapat. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng pig sign ay makakaranas ng isang taon na puno ng mga positibong pagkakataon at mapalad na mga kaganapan. Ang kanilang pagsusumikap at katapatan ay gagantimpalaan, nahaantong sa tagumpay at kaunlaran sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hinihikayat ang mga baboy na yakapin ang paborabling enerhiya ng taon at sulitin ang masaganang pagpapala na dumarating sa kanila. Pumapasok sa 2nd pwesto para sa pinakaswerteng Chinese zodiac sign sa 2024 ay ang masigla at matalinong monkey. Bilang kapwa sign sa compatibility triangle sa dragon, makikinabang ang unggoy sa malakas na impluensya ng dragon. Ang kombinasyong ito ay magbibigay inspirasyon sa pagbabago at magdadala ng mga kapanapanabik na pagsulong sa karera. Dapat na maging handa ang mga unggoy na yakapin ang pagbabago at gamitin ang kanilang likas na liksi upang e-navigate ang anumang mga hamon na maaaring lumitaw. Ang pangatlo ay kilala sa kanilang likas na matalino at maparaan. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng rat sign, ang una sa Chinese zodiac cycle, ay kabilang sa most lucky Chinese zodiac sign sa 2024. Sa taong ito ay masasaksihan ang pambihirang paglago sa kanilang personal at pinansyal na larangan. Bilang nilalakbay nila ang mga pagkakataong dulot ng Year of the Dragon, ang kanilang kakayahang umangkop at intrinsic instincts ay magsisilbing mahalagang kasangkapan upang sakupin ang mga gininto ang pagkakataong ito, kaya pinapayuhan ang mga daga na magtiwala sa kanilang intuition at manatiling matyaga upang ganap na magamit ang napakalawak na potensyal na itinatanghal ng maswerteng taon na ito. Kapansin-pansin na ang iba pang mga signs, kabilang ang dragon at snake, ay maaari ding makaranas ng pagdagsa ng swerte at tagumpay sa 2024, na ginagawa silang ilan sa mga pinakaswerteng Chinese zodiac sign sa 2024, pangunahin dahil sa kanilang maayos na relasyon sa enerhiya ng dragon. Sa 4th pwesto ay ang ox. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng ox ay gustong magtrabaho ng husto sa katahimikan. Mukha silang tapat at tapat sa hitsura, ngunit may posibilidad silang kumita ng tahimik, na kumakatawan sa uri ng mga tao na yumaman ng maingat. Kahit na sila ay nag-iipon ng kayamanan, hindi sila mag-uudyok ng paninibugho, ang kanilang kayamanan ay lumalaki lamang, hindi nababawasan. Sa 5th pwesto ay ang aso. Ang mga taong ipinanganak sa taon ng aso ay magkakaroon ng pangkalahatang swerte ngayong taon, sa kabila ng malaking hamon. Lagi silang makakahanap ng mga benefactor na tutulong, na tinitiyak ang isang pangkalahatang maayos na taon. Ang 6th pwesto ay ang rooster. Ang mga ipinanganak sa taon ng tandang ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na takbo ng swerte, na walang major ups and downs. Ang mga kaganapan na kanilang makakaharap ay magiging medyo matatag at karaniwan, na maaaring makita na hindi maganda ang pagganap para sa mga palaging naghahangad ng magandang kapalaran. Sa 7th pwesto ay ang sheep. Ang mga ipinanganak sa taon ng tupa ay makakatagpo ng ilang maliliit na pag-urong sa taong ito, bagamat hindi magiging makabuluhan ang epekto. Kailangan pa rin nilang bigyang pansin at huwag mawala ng malaki dahil sa maliliit na pagkakamali. Ang 8th pwesto ay ang kabayo. Ang mga taong ipinanganak sa taon ng kabayo ay magkakaroon ng maraming pagkakataon sa taong ito, ngunit maaaring mahirapan silang sakupin ang mga ito, na posibleng ilagay ang kanilang sarili sa isang passive na posisyon. Sa 9th pwesto ay ang ahas. Ang mga ipinanganak sa taon ng ahas ay mananatiling walang malasakit sa taong ito, na nagpapakita ng kaunting interes sa maraming bagay, kaya maaari silang magpumilit upang makamit ang perpektong kapalaran. Sa 10th pwesto ay ang dragon. Ang mga dragon ay patuloy na magkakaroon ng mahusay na mga ambisyon sa taong ito. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay maaaring maging malupit at hindi pinapayagan ang mga kapritsyo at pagnanasa, na nagiging sanhi ng kanilang pakiramdam ng pagkawala. Sa 11th pwesto ay ang kuneho. Ang mga kuneho ay hindi gaganap ng mahusay sa taong ito, medyo apektado ng swerte nila noong 2023, kakailanganin nilang magtrabaho ng kaunti pa. At ang nasa 12th pwesto ay ang tigre.
ang mga tigre ay makakaharap sa ilang higit pang mga kapespalad na kaganapan sa taong ito. Kailangan nilang aktibong tumugon sa maayos na paglalayag sa buong taon.